and orgies, gave you moreover abundance and imprisonment. They were stoned, they were sawn asunder, were tempted, were slain with the sword. They wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, tormented. Of whom the world was not worthy, they wandered in deserts, and in mountains, and in dens and caves of the earth. And these all, having obtained the good report through faith, received not the promise. Sabay. God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. Well, let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita niyo, Panginoon. Pag-aralan namin, Panginoon, yung nakita namin dito, Panginoon, ng mga tao na nampalataya sa inyo. Na pattern din na dapat ganun din kami. I-pray na maintindihan namin kung gano'n yung in-honor sila. Kahit nasabi rin dito, marami doon, hindi nila natanggap ang pinangako. But actually, later sila po'y pinagpala nyo rin. At ang pinaka-reward namin ay salamat, Panginoon. So, i-pray, naintindihan po namin, pahalaga namin, Panginoon, ang inyong mga rewards, ang inyong kalooban, pananampalatayan, dahil magkaroon kami, Panginoon, magkaroon kami. So, ay pumalati. In Jesus' name, we pray. Amen. Ako po na po. May mga bata, konting nga na. Walang magulo. So, makinig lang kayo. So, nakaintindihan mga Tagalog, di ba? Ikaw, Harry, nakaintindihan ka Tagalog. Ikaw, Madeline. Nakaintindihan ka, di ba? Ikaw, Maddy. Ikaw, Harry, nakaintindihan ka ng Tagalog. Natay tayo. Sige, basta ano ka na lang, masanay ka lang ng... Makinig, kahit kunwari, nakikinig ka. Ah, kasi doon ka naman toto eh. Ha, ah, ito, mabait na ulit. Ah, ganyan lang ha, kaya mo naman, di ba? Pakinig ka lang. Dahil matututunan. Dahil hindi tayo nag-aaral dito ng kung ano-ano lang. Alam mo sa TV, pag nanood ka, puro kalokohan. Papauso sila ng ganyan, papagandahin nila yung effects. Pero pinakakwento nun, mali pa. Oh, kalokohan, puro kalokohan. Maaliw ka pag pinapanood mo. Natumba. Nabasa. So what? Hindi mo magagamit yun sa buhay mo. Amen? Ang magagamit mo, yung mga pagtumalino ka. Alam mo kung paano i-deal yung mga gantong bagay. Okay? Ano kaya dapat gawin ko sa buhay ko? Sino dapat ko sundin? Gaano ka katindi yung pagsunod ko? Yun, pag yun ang natutunan nyo, matanda ka na, tuloy-tuloy ka pa rin kasi wala ka namang ibang magpapalit sa ano eh, di ba? Maglilingkod sa Diyos, mayroon ba? May mas excited? Wala na. Kaya, sino ka salita? Si Neil? Okay, so, sino ulit ang bida sa Hebrews? Sino? Neil? Sino ang bida sa Hebrews? Nadilig mo lang eh. Ito tama. Okay? So, siya ay dinidescribe dito bilang Diyos, bilang priest, bilang prophet, na dapat dating sundin. At ang ginawa niya ay nagsakripisyo para sa atin, yung ginawa pala sa tabernacle, siya pala yun. May banal na place, may sobrang banal na place, mayroong outer court, may mga kulay-kulay yan, may mga tables, may ark. So, lahat yun ay nirepresent yung ginawa ni Jesus. Ngayon, hindi nyo pa maintindihan yung iba sa inyo doon, pero maintindihan nyo na yan. Ibig sabihin lang nun, banal. Kaya nga dito pag, kaya yun, daldalan. Bakit hindi tama yan? Makinig. Bakit hindi allowed yung daldalan? May mga ganun, kasi, oh, naintindihan ko kayo, mga bata pa kayo. Hindi naman ako masyadong naipikon. Medyo lang. Pero may mga place, may mga pagkakataon. Ito, naranasan natin siguro ito, mga bata. Kunwari, nag-uusap, magulang mo, dalawang magulang mo, pwede ka bang makikisabat ka agad? Magulang mo, nag-uusap, ang usapang pera, kunwari, or something. Matindi yung pinag-uusapan, seryoso. Mas bigla kang sasabat, pwede ba yun? Di ba, mapansin mo, minsan, naasal sila, kasi pag seryoso yung usapan,
Sila lang. Hindi uba yung kakakulitan mo, di ba? And then yun. So, ganun yung idea ng kabanalan. Ibig sabihin, separate. Hindi yan basta-basta. Hindi pwede yung kulit mo. Hindi yung kalokohan mo, di ba? Nag-uusap ng seryoso. Tapos may mag-joke ako. Saka na yan. Sa labas ka mag-joke. Gusto mo. Kaya mag-iingay ang bihan. Hindi yun dapat, di ba? Merong kinalagyan yun sa may place, may time. So, ganun inaaral natin dito kaya medyo seryoso. Kaya, sana kahit yan, mga malilit kasi dito ngayon eh. Matutunan nyo yung kabanalan na inaaral natin. So, isa sa mga component niyan, yung kabanalan, is yung pananampalataya. Diyan naman tayo for the last how many weeks. Ano siya yung pananampalataya ngayon? Lagi lang natin naririnig, pero minsan di natin naintindihan. Tapos, mali-mali na. Kaya ngayon, ang daming, yan na siguro naisip, lalo yung mga teenagers, naintindihan nyo, bakit maraming church? Diba? Isa lang naman ang Diyos. Bakit maraming church? Kasi nga, hindi pare-pareho ng pinananampalatayanan. May pagkakapareho pero marami rin pagkakaiba. Natindihan nyo ba yun? Magkapareho ba yung may magkaiba? Kunwari, 10 bagay nagkapareho sa 5. Pareho ba yun? Pareho sa 5 pero sa 5 hindi. O di hindi rin. Kaya inaaral natin to eh. Lahat. At hindi obra yung yan, hindi nakikinig. Anyway, so, may examples tayo dito. Nauna na, sina Enoch, sina Noah, si Joe, si Jacob. Nagala natin yan, di ba? And then, si Abraham. Yan, medyo matagal kay Abraham. And then, dito tayo kay Moses. Dito tayo natapos last week. Kasi kakaiba si Moses. Makikita nyo dito, napakaraming inalat sa kanya. Kasi ano ba si Moses? Paano natin masabing maayos ang pananampalataya ni Moses? Well, una siya yung pinaka dakilang leader sa Bible. Marami rin nilid yung mga hari. Pero si Moses kasi yung time na yun, talagang ano sila eh. Tawag dito, transitioning sila. Imagine nyo, buti dito, kunwari may presidente tayo ngayon, di ba? Kahit magkagulo-gulo, nag-aaway-aaway ngayon yung mga yan. Pagkatapos ng next year na yun, di ba? Eleksyon na naman, bagong presidente na naman. So, pero, ang madali sa kanila, kasi naka-establish na lahat eh. May batas na, may saligang batas, mayroon na mga subdivision nga ng mga gobyerno, di ba? Ang gagawin nila, i-assume na lang nila yung pwesto. Ano ba ginagawa ng presidente? Ganito, ganyan. O sige, gagawin ko yun. Hindi na mahirap. Kaya kami, naranasan namin sa company, minsan nag-rumble-rumble. Nako, ang hirap. Paano gagawin niya? Sabi dati, ganito, eh, nagbago na eh. Ang hirap pag ganun, di ba? So, pero pag-establish niya, hindi na mahirap. So, si Moses, nag-transition sila. Nasaan ba sila? Dati silang taga-Egypt. Nasanay, kahit pinapahirapan sila doon, nasanay na sila doon eh. Kaya nung medyo may hinahanap lang silang pagkain at hindi mabigay ni Moses, nagdadada na itong mga to, nagalit na. Namimiss daw nila kesyo yung mga pagkain sa Egypt. Eh, anong gusto nyo? Sa Egypt kayo. Malayo na kayo doon. Di ba? Para mga Kristiyano nang ganun eh. Ngayon, pastor, eh, kailangan na service. Andiyan kami. Dati, gala-gala lang kami. Dati, wala kaming Bible, wala kaming pastor, wala rin kaming kwenta. Wala kaming ginagawang na ayaw nyo, di ba? Pag gusto nyo, gagawin nyo. Hindi rin eh. Pero medyo may kalayaan kayong marami, di ba? Kumpara ngayon. Pero magre-reklamo ba kayo dahil doon? Isip. Dati, again, sa Egypt, marami silang kinakain. Balik na tayo sa Egypt, ha? Sabi natin yung mga binanggit kasi doon, yung mga onion, yung mga, hindi ko alam kung ano yung iba eh. Basta yung mga kinakain ko natin ngayon na lang, anong madalas yung kainin, mga bata? Chicken, baboy, hotdog, kunwari, ganyan.
eh, pumunta kayo sa bakas. Kunwari lang, ha? Para lang makarelate itong mga to. Sa bakas, walang hotdog. Puro isda. Anong gagawin nyo? Maninibago kayo, di ba? Eh, pero ka, may magagawa ba kayo? Doon na kayo binigay ng magulang nyo, di ba? Doon na kayo pinag-stay. So, wala kayong magagawa. So, wag na kayong magreklamo. Mag-adapt na lang kayo. Okay? So, ganun si Moses at saka ganun din yung mga kasama niya. Minsan, pag walang pananampalataya, ang Diyos ang nagdala sa atin dito. Magre-reklamo ka. So, para ba sinasabi mong hindi ka nilagay sa mabuting lugar? Diba? Ganun din sa mga magulang. Dito ka mag-aral, ha? Dito ka na. Itong mga anak ko, ganun nga. Nung pinag-aral kayo sa homeschool, nung una, parang ayaw nila. Oh, ano nangyari? Eh, di lahat ng ta... Lahat kayo, nag-homeschool na rin. O, paano yun? O sila, sanay na sila. Doon sila makapagreklamo ngayon. Eh, yung iba, nangangapa. Gusto ko na sabihin dito, si Moses, napakahirap noong kanyang ginawa. At hindi niya magagawa yun, wala siyang pananampalataya. Ganun din kayo. Men, sino din nahihirapan na katulad yan? Sunday, Thursday, kung wala tayong rappel sa bike, yung iba sa inyo siguro, iisip ng, sa sampung isip muna bago mag-church, di ba? May church ba ako? Hindi. Saan ba dito si Dexter? Nay? Alala ko tuloy si Dex. Ayun. Ito ka ba? Wala si Dexter, Nay. Bakit? Alala mo, ha? Tagal ka lang kasi hindi nakita ba, di? Wala, oh, Nay. Asa ko si Nanay? Wala. Napunta doon. Yun nga kasi, ganito. Pag, yan, barkada, may gimmick ngayon, may programa, mag-iisip ka ng bakit ba ako mag-church? Diba? Matutulog na lang ako. Mag-module na lang ako, diba? Pananampalataya din. Pero sinasabi ng salita ng Diyos, dapat andito ka pag nga-aral tayo ng salita ng Diyos. Maniniwala ka ba doon? Yun ang tanong. Malinaw yung instruction. Maniniwala ka ba? At hindi lang yan. Lagi natin pinag-uusapan. Lagi ko sinasabi siya kasi nga, ito yung kailangan nyo, mga young people, di ba? Tama ba na mag-asawa ka ng unbeliever? O dapat Kristiyano din? Hindi nga basta Kristiyano, eh. Kaya sinasabi natin yung mga Pentecostal yan. Gusto mo ba? Tongue talker pa? Naniniwa. Alam nyo yung tongue talker? Yung lahat kong ginagawa dito na hindi ko na gustong gawin. Chelsea, may, naman may nanligaw sa'yo, poging-pogi. Kaso, gusto doon kayo sa ano, Pentecostal. Mga ganun-ganun. Gusto mo yan? Nangingisay, parang baliw. So, lahat ng ginagawa natin sa buhay natin, ngayon, kailangan ng pananampalataya. Kasi kung hindi, maliligaw ka. Especially, pananampalataya sa Diyos. Again, kung di mo alam yung sinabi ng Diyos, di ka makakagawa. Okay? Anyway, so balik tayo kay Moses. So, anong ginawa ni Moses? Tingnan nyo dito ang ginawa niya. In last week, dito tayo nagtagal kasi nga, maganda tong statement dito. Sabi dito, yung kanyang mga magulang, ang sabi sa kanila lang hari, pabakunahan. Hindi, pabakunahan. Patayin niya yung paglalaki, di ba? Pero parang ganun din ngayon, yung bakuna eh. Tiwala lang sila, sinabi ng expert, eh, kahit nakikita lang, may namatay. Hindi, sige, pabakunahan mo. Pag namatay, di patay. Narinig niyo ba sinabi ng Duterte na ganun? Shiner ko yung aso, wala na naman. Tinanggal na naman. Sabi ni Duterte, ilang milyon ba tayo? Kung 20% mamatay, di... Napanood nyo ba yun? Di ba? Yan, yan sabi ko sa inyo, walang pakialam yung mga yan sa atin. Lalo sila, matanda na rin sila. So, ngayon, kung magulang kayo, posibleng mamatay yung anak mo, papatulukan mo. Pero sa kanila, matindi, sabi, mga lahat ng lalaki, patayin, itapon sa ilog. Marami, ikaw, Joy, may anak ka, gagawin mo yun? Eh, ikaw ang papatayin ng hari. Paano yun? Hirap naman, pastor. Nangyari yun. Kayo, dadaan kayo sa mga... Hindi naman totally ganyan. Pero medyo, yung katulad niyang bakuna na yan. Eh, ngayon, iba, hindi na nagtatanong eh. Diba?
magde-decide ka. Pero nakita nila, proper child to. Ibig sabihin, anak ko to, eh, ba't ko mapatayin? So, tinago nila yun. Bahala na sila. Sabi nyo, hindi sila takot sa hari. So, yan ang pananampalataya. Again, ang pananampalataya, meron kang ito yung hari, ito yung presidente, pero yung Diyos, eh, mas lubos siyang makapangyarihan at makapagligtas din naman sa'yo. At talagang pag nagparusa, matindi rin. So, kanina ako matatakot. Okay? So, sana naitindihan natin, nagsin yung by faith. Pag by faith, naniniwala ka. At dahil naniniwala ka, gagawin mo according sa pinaniniwalaan mo. Okay? So, next natin, by faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the sons of Pharaoh's daughter. So, hindi natapos doon. Okay, na, alam nyo na yung nangyari kay Moses, hindi siya napatay kasi hindi siya pinatay. Pinaago siya, tapos ang nangyari, eh, nakuha siya nung anak ni Pharaoh, babae. So, hindi siya napatay. Tapos na. Ganun ba yon? Hindi natapos doon. Dahil paglaki niya, meron na namang problema. Nakita niya yung, nalaman niya kasi yung mga kababae niya pinapahirapan. Okay lang ba sa'yo yun? Kunwari, ikaw Irish. Kunwari, pumunta ka sa Israel. Okay, sabi nung ano doon, gusto mo mag-migrate dito, kailangan itakwil mo si Jesus. Ganun sila doon. Papayag ka ba ng Irish? Ngayon mo, nasabi mo yan. Pero yung, pag, eh, mas may magandang opportunity dun eh. Paano yan? Yayaman ka, Irish. Irish. Yayaman ka pag pumunta ka sa Israel. Kaso kailangan, itakwil mo si Jesus. Gagawin mo ba yun? Ha? Bata pa doon. Ito na lang si Lian. Yayaman ka. Magtatrabaho ka sa Israel. Pero si Jesus, dapat itakwil mo. Gagawin mo ba yun? Sana. Pero iba sa atin, gagawin yun. So, ganito nangyari kay Moses ngayon. Eh, Prince of Egypt na siya eh. Mayaman na siya. Eh, kaso yung nakita niya, mali yung ginagawa ng mga Egyptians sa mga kababayan niyang Israel. Okay, yun ang bida ngayon dati. Israel. Sila yung people of God. Pinapahirapan sila, inaalipin sila. Okay lang ba sa'yo yun? Sabi ni Moses, hindi. Nung siya, pag sinabi, it was come to years, parang sinasabi dito is maturity. Okay? Ngayon, nakikita ko, mga bata pa kayo. So, anong gagawin nyo? Pag nalaman nyo na masama pala yung ginagawa, bali, mga Pilipino, bali, mga Pilipino, wala na tayong ginagrabyado, meron ba? Ngayon na lang, yung mga mayaman sa mga mahirap. Anong alam nyo dyan? Alam ba kayo dyan? Yung mga tax nyo, bagay. Yung mga may, ang mahirap talaga dito, yung mga middle, ano eh. Mga middle class. Kami yung bayad ng bayad ng bayad ng buwis, ipamimigay lang nila. Diba? So, nung nalaman ni si Moses kasi nagmamature na, hindi niya na hinayaan yun. I mean, kaysa siya ay maging mayaman lang, pero naalipin. So, hindi niya, sabi niya dito, he refused to be called the sons of Pharaoh's daughter. Tinatawag siyang prinsipe. Ayoko, ayoko niyan. Sino ayaw ng ganun? Natalino ka lang, kasi alam mo, masama yung ginagawa nila eh. Sabi nito, choosing rather to suffer affliction with the people of God. Ang ganda nito. Kunwari eh, nabanggit ko na last time sa inyo, di ba? May nangaasal ba sa amin dyan? Wala pa? Na, si pastor, ganyan-ganyan eh. Si Brother James, ganyan-ganyan eh. Ay, ako na sa church na yan, ganyan daw pala si James eh, Brother James eh. Ganun ba kayo? Mahihiya ba kayo sa amin? Alamin nyo muna kung sino yung people of God. Okay? Kung hindi kami people of God, sila yung people of God, doon ka na. Kaya nga inaaral natin eh, ano bang religion niya? Kunwari, magay kayo dito, nadoktrinaan na kayo dito.
Pero kung natin lang, yan, yung may nag-aano sa iglesia ni Manalo, kami, nakita niyo yung church namin, laki, di ba? Hinihiya ka ngayon. Ay, si Joy, hinatakbo. Dito ka na sa iglesia ni Manalo. Nakita niyo naman, laki ng church namin, di ba? Saan ka ba nag-church? A Baptist, ang liit-liit. Ay, ginaganon na, di ba? So, anong pipiliin mo? Kung ito ang people of God, yung mga ligtas, sino pipiliin mong kaibigan? The church. Sinasabi dito, kung nananampalataya ka sa Diyos, siyempre, sa mga anak ka ng Diyos. Hindi yan kinakahiya, kahit yan mahirap, mukhang ewan, ilong yan. Hindi yan, ano, kasi sila, bagi dito, maraming mga maganda book dito eh. Pero yung, madalas pag ganun, pag wala kang pampastrate, di ba? Eh mga yun, pag mayaman ka lahat, kayo, maganda naman, normal, amen? Natural. Maganda dyan. Itong mga Joseph, maganda yung book nito eh. Long hair. Nabenta nyo ba yan? Okay. So, okay, parusahan nyo kami, magkakasama kami. Ganun yung dapat na prinsipyo. Ngayon, iba naman yung ano, na loko-loko tayo lahat, tapos parusahan nyo kami. Iba yun. Pag nalaman natin tayo yung tama, huwag tayong mahihiya. Bayaan mo sila. At sabi dyan, done to enjoy the pleasures of sin. Masarap bang magkasala? Kaya nga nila ginagawa yan eh. Tulad yan, kulitan. Masarap bang mangulit? Masarap bang magdaldalan? Masarap magdaldalan? Kaya mga ginagawa, pastor eh, di ba? Kasi sarap ang... Di ba? Sarap mangulit? Hindi ako pagpigil. Eh, aralin mo kung paano. Makinig lang. Ano ba yung mga kasalanan ng mga young people? Ayun, ano ba? Ayun, TikTok, ano ate? Sarap mag-TikTok eh. Eh, sa church, lagi na. Asarin na naman ang pastor dyan eh. So si, ano, pinili niya. Anong ginawa kay Moses? Bandang ulit, pinalaya siya. Actually, siya yung tumakbo. Kasi nga, patayin siya eh. So, pinili niyo yun. So, putanting lesson, piliin niyo yung tama. Amen? Huwag kang pipili na isang bagay na mapapasama yung Panginoon para sa'yo. At saka yung mga people of God. So, may mga kilala kaming churches, ano yung ginagawa nila? Marami na kasi yung pastor nila, matindi talaga, matapang. Inasabi nila kung ano yung tama. Yung mga baklang yan, dapat yan mamatay. Ganun. Ganun kati. Ano pa? Yung mga politiko na yan, loko-loko yan. Mga magnanakaw. Itong mga false religion. Hindi ligtas yan. Loko kayo ng mga yan. Ganun yung ano. Eh, pag ganun kakatapang, hindi pwedeng hindi ka mawala ng kaaway. Amen? Yung iba dyan na nasanay na, alam mo na, nakikiliti-kiliti lang yung tenga nila. Love of God, Jesus, Jesus loves everybody. Ganyan yung mag-preacher mga yan. So, nakita nila yung tunay na preacher, ganun. Naku, di ang daming kalaban ngayon. Ang ginawa ng ibang member, anong ginawa? Dahil medyo, siguro, sila din yung karna, siguro, lagi sila din tinatamaan. Tinira din nila yung pastor. Tama ba yun? Ano nangyayari yun? Ba't ang gusto kong sabihin dito, piliin mo yung mga lingkod ng Diyos. Amen? Hindi, magtatawa na natin sila. Mas marami tayo eh. Di ba? Magtatawa natin sila. Kahit sila ang tama. So what? Diba? Marami tayo eh. Di ba? Ang ginagawa sa listahan na yan. Unahin niyo to. Amen? Daldal ako dito eh. Ang Panginoon, pag... Kahit isa ka lang dyan, wag ginusto ng Panginoon yan, sa'yo yan. Amen? Hindi problema yan. Kahit di ka manalo sa raffle, kung pagpalain ka naman, matalino ka naman. So, nakikinig ka. Okay. Kaya sinasabi dito, yun, then to enjoy the pleasures of sin. So, kaya yan, kahit sa mga bata kayo, katuloy, inaasar kayo kunwari. Baptist? Ano yung baptist? Ang konti nyo naman. Diba? Ganun yung naasar na ako ng ano eh. Nasar ako. Ilan ba kayo dun?
Pero pinag-usapan namin, ligtas ka ba? Sabi niya, hindi ko alam, wala na akong tiyak. Pero asa rin ka sa ibang bagay. So, intindihin niyo mga kapatid, mas importante na hindi yung masaya lagi, okay yung masaya, kaso nasa lugar. Amen? At yan ay makikita mo kung kasama mo yung mga ang Diyos at yung mga tao ng Diyos. So, ito pa isang dahilan, sabi dito, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure of Egypt. So, interesting to kasi panahon pa lang to ni Moses. Nandun na ba si Jesus nung panahon ni Moses? So, alam niyo yung history niyo, wala pa naman. Pero yung sabi dito, malinaw eh. So, ano yung sabihin? No? Kasi ganito po yan. Lahat ng persecution, even nung mga sinong pinersecute nung mga panahon ni Moses? Si Moses. Diba? Si Abraham, si Lot, diba? Sino ba? Mga panahon nila. So, sabi niya dito, mas gusto mo na pag sinabing esteeming the reproach, pag sinabing esteem, mas pinapahalagahan. Katulad nung sinasabi ko sa inyo kanina, ano mas mahalaga sa inyo? Yung sabihin sa inyo, mas marami kang kaibigan? Pero, mga ano naman, bandang uli, wala rin. Or, ngari, si, yan, si maganda yung patatuloy ba, di? Parang ganun din ako dati. Gusto ko may kaibigan ako, kaso, mababaw naman yung samahan nyo eh. Ang samahan nyo sa church, yun ang mas maganda. Amen? Kasi una, magkasama-sama kayo. Ang Diyos ang nagsama-sama sa inyo dyan. Mga niligtas kayo, tapos nilagay kayo sa church, tapos hindi lang yun, kung mataas yung standard ng church nyo, di yun yung mga magandang maging kaibigan at mga makasama kasi sumusunod sa Diyos yun to that level eh. Diba? So, pero si Moses, yun nga, sinamahan yung mga alipin. Asamahan mo ba yung alipin kung prinsipe ka na? Bihira yun. Gagawa ng talagang katulad ni Moses, meron siyang mas pinahalagahan. At ang pinahalagahan niya, yung sabi nito, greater riches of Christ. So, mas mayaman pala si Kristo. Eh, mayaman ang Egypt, mas mayaman si Kristo. Amen? Andaan nyo lagi yun. Pag naghirap kayo, dahil kayo ay, alam nyo na, nawala kayong opportunities dahil sa Panginoon, paninindigan nyo sa Panginoon. Lalo itong mga ito, magdadala kayo, magtatrabaho kayo. Isa sa mga mangyayari sa inyo, yan, sina Jamie. Isa yan sa mangyayari sa inyo, ano? Ah, magtatrabaho ka dito, kaso lang, dapat papasok ka ng Linggo. Yung mga ganon, dapat magpapaano ka rin, mabakuna ka rin. Kasi, hindi, nakapasok ka lang lang yung bakuna. Kasi, pinipilit na nila ngayon yun, eh. Kahit sa amin ngayon, bawal huwag niyo pag-uusapan si Jesus. May mga ganong rules ngayon sa ibang kumpanya. So, kailangan maintindihan natin ang Panginoon as mayaman sa sanlibutan. Sabi daw, for he had respect unto the recompense of the reward. Okay, business na tayo dito. Para lang makareflect kayo, ganito ha. Sino ulit yung ano dito? Anong pangarap ni Dexter? Anong gusto maging trabaho? Laki mo. Ha? Chef ka rin? Ikaw, Mika? Lawyer. Lawyer? Bakit? Gusto maging presidente? Ano ba yung, ano mas mataas? Yung chef o yung lawyer? Depende. Kaya sinasabi ko, mag-isip kayo, okay lang, wala tayong anong dito, laitan dito. Para bata pa lang kayo, nag-iisip na kayo. Sa sanlibutan, syempre, mas mataas yung lawyer. Kasi, pinag-uusapan yan, mga ano, diba, milyones. Mga batas din. At kadungtong ng batas, pera din yan eh. Alam nyo ba yun? Pag alam mo kung paano i-navigate yan. Itindihan nyo ba yung mga bata? Paano nangyari yung pera, batas? Kasi yung batas yun ang susunod. At susunod, kung susunod lahat ng tao dyan, ano maganda example? katulad yung dati na lang, ha, ito. Hindi to batas, pero policy. Okay, yung dati, naalala ko kasi yung sa driving, eh. Yung recent example ko, di ba? Alam nyo ba yung dati, pag may driver's license ka na ba? Wala pa. So, nauso dati sa amin, yung drug test. Ewan ko ngayon kung meron pa. Meron pa rin ba?
driver's license. Medical na lang. Renew. Pag renew, wala na. Hindi ko na alam eh. Anyway, kaya nila ginawa dati yan is, kasi nga daw yung mga driver, kaya mga may eksidente kasi mga addict. Diba? Yun ang dahilan nila dun, drug test. Eh kaso, dinadrug test nila pag magpapakukuha lang ng lisensya. Eh yung drugs pala, hindi ko kayo tinuturuan ha, pero yung sabi nila, eh di wag ka muna mag-drugs bago ka magpa-test. Pagka na-test ka na, saka ka mag-drugs. Eh ilang beses ka ba gagawa ang kukuha ng lisensya? So gusto ko sabihin, mali. Ginawa nila yung policy, tapos yung mga gumawa ng policy noon, sila yung nagtayo ng business na ganun. O sino kikita doon? Eh di sila. Kasi alam na nila, malayo pa makakapag-prepare na sila. Itong ipapasa namin, usapan kami ng mga ano, itong papasa namin. Eh sabi ko sa inyo, so in a way, mas mataas yung abogado sa chef. Pero kung nagluluto siya, abogado lang ng taga-notaryo, yung isa, chef ng Malacanang, for example, mas nakikita ng Malacanang, di ba? Pero gusto ko sabihin dito, nag-iisip kayo kung saan nilalagay sarili mo, di ba? Lahat kayo, namimili kayo. Anong babasahin ko mamaya? Comics? O Facebook? O Bible? Pag Bible naman, hindi ko naman magmamalaki yan eh. Pag nagbasa ko ng comics, may usapan kami, di ba? Ano, panood mo yung ganyan? Hindi ko na panood. Eh, nakakapal eh. Hindi mo alam yung ano, yung Squid Game. Hindi mo alam yung bagong challenge at TikTok. So what? Kinakaraling ko muna yun para ano. Walang kwenta, di ba? Pero iba yun ang gusto kasi yun daw ang, ang galing mo. Tapos marami kang views, marami kang, ganda mo naman. Dapat minsan doon sabi yung bastos mo naman para hindi na mag-ganun. Amen? Pero kung naintindihan mo na mas malaki pakinabang mo sa pagbabasa ng Bible, kahit wala nakakita sa'yo, kahit yung knowledge na maki-umulit mo ngayon, hindi mo pa yung may apply. Yung mga ilang taon pa ma-apply yan. Wala nakasabi. Ay, alam niya yun. Kasi nabasa niya sa Bible. So, ang tagal mo bago ma-apply yun. Pero alam mo na yun ang magdadala sa'yo ng tagumpayan sa buhay. Una, sa Diyos. Siyempre, may please ang Diyos sa'yo. At i-honor kanya, pagpapalain kanya. Kahit medyo pababawin na lang, magkakaroon ka ng wisdom. Pag alam mo yung Bible. Sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo. So, sino yung mas malaki ang ano? Recompense. Pag sinabi ko recompense kasi dyan, ibig sabihin ay bayad. O yung, tawag dito, yung returns. Sa business, di ba? Sino mas malaki yung rewards? Pag nagbasa ka ng Bible, mamaya, o magbasa ka ng Facebook. Puro kalokohan kayo dun, no? Ngayon, ang dahil mong like ngayon. Bandang huli, 10 years from now, wala ng Facebook. Ano pakinabang mo yun doon? Kung nagganda mo, wala na yun. Pero kung alam mo yung Bible, kahit wala ng Facebook, may Bible pa rin. Amen? Intindihan niyo ba yung mga bata? Alam niyo gano'ng katanda na to? Hanggang ngayon, wala pa rin pumapalit dito kasi nakikita nila kahit mga hindi nga mananampalataya, nakikita, tindi naman ang Bible na yan. Kaya na lang ignore. Pero hindi nila pwedeng ignore totally. Kasi hindi nila ma... Sabi mo, wala naman. Anong wala? Hindi mo naiintindihan. Kaya sabi mo, wala. Yung mga magbabaliwala dito, banda muli silang baliwala. Tandaan yan. Amen? Hindi pa rin natin natapos. Okay, so doon ko na lang tapusin. Para may makuha yung mga bata. Ano, saan nyo dadalhin yung buhay nyo? Anong gagawin nyo sa mabuhay nyo? Yung dapat malaki yung reward. Okay? Kung ako wala akong pangarap sa buhay, ngayon tambay ako, ikita ako ng mali dyan, di ba? Extra ako dyan, hindi na mag-aral. Nakakatamad na mag-aral eh. Kahit nyo ba yung mga module? Pagkatapos, meron na naman. Niloloko ba tayo ito mga? Hindi ka niloloko, pinapatalino ka nun. Para later, pag matalino ka, niwala kayo, may mga kilala kaming ganun. Sabi, madalas yung mga boss, mga galing yan eh. Hindi lahat, pero marami. Basahin lang niya yun, ang bilis. Kasi sanay na siya eh. Pati sa problema, sa pag-handle ng tao.
Kasi nakikinig. Pag ikaw, tambay-tambay ka lang ano yung gusto mong gawin ngayon, gagawin mo, awawa ka later. Amen? So, obviously, mapasok ko na yung pinaka-topic natin. Siyempre, pananampalataya sa Diyos. Kanino ka magtitiwala ngayon? Kasi yung iba dyan, mayaman din, magaling din, pero walang pakialam sa Diyos. Bandang huli, sa impyerno, kung ligtas man, anong reward nila sa langit pag hindi ka naglingkod sa Diyos? Wala. Taga ano ka lang doon, taga tik-tik ka ng kalawang, wala kang kalawang doon eh. Anong mababang ano, taga walis ka lang. Gusto mo taga walis ka lang? Hindi ako nalalait ha. Nasa Bible yan, meron tayong rewards. Hindi mo gusto ng mababa yung rewards sa'yo. Amen? So kung pwede ka naman taga ano doon, o official ka, ba't mo gusto maging basurero, di ba? So ano nga yung dapat natin gawin? Eh, gawin natin yung pinapagawa ng Diyos. Yung sinabi niya, gawin natin later, may mas matalino ka, i-honor ka niya, may blessing ka. Okay, sige, doon muna. Okay, let's pray, Lord. Maraming salamat sa chapter, Lord. Hindi na natapos pa rin, ba't napakalalim pa kasi especially sa mga bata. Ano mong ibig sabihin ng pananampalataya na yan? Ano ibig sabihin niya? Manampalataya na siya, maniwala, magtiwala sa inyo, sumunod. Dahil kami naniniwala, susunod kami, aalamin namin ano ba susundin namin, paano. Lord, I pray na maging matalino ng mga batang to, Lord. Yung iba nun, medyo bata pa talaga, masanay lang sila at least sa church, sa Bible. Alam nila, Panginoon, at least yung mga masamang gawain, iwasan nila. Ang gawain sa church ay mamahalin nila, Panginoon. So I pray na yung pong kilos namin, every services. At again, after pag hayo namin dito, Lord, anong gagawin namin sa aming oras? Panginoon, turuan niyo po, Lord, kami. So, kayo mong malati. In Jesus' name, pray.